What's up nga sa inyo mga sir? For today's video vlog nga po ay may gagawin tayong MIUI 125 dito dahil na-stack po yung preno niya rito sa may Brakeshoe. So hindi po gumagana yung preno niya rito at gagawin nga po natin ito kasama si sir ng mekaniko ng kamagay. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa aking munting channel ay huwag mo sanang kakalimutan na i-click yung subscribe button pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload ako ay lagi kang manotify at lagi kang updated. At simulan na natin. At dito nga mga sir, tanggalin muna natin yung mga bolts dito sa may stack pipe nya. Puro size 12 lang ito mga sir. At daan-daan lang tayo dahil dumayo pa si sir dito sa shop. So ito po yung stack pipe nya, medyo nangangalawang na rin yung elbow. At ito nga po yung mga tornilyo nya. Ito naman po yung ginamit nating tools na size 12 na T-wrench. So dito naman gagamit tayo ng impact tools. So ayaw pong maalis yung tornilyo rito sa may ehe. At gagamitan na lang natin siya ng ganito. At aapakan na lang natin yan mga sir ha. Kailangan po meron po tayong malakas na puwersa. Tapos sisipain po natin yan ng malakas para matanggal nga po ito dahil na-stack po yung brakeshoe rito. Kailangan po ipreno nyo po yan mga sir para hindi po siya gumagalaw. So ayan, sipasipain lang natin hanggang sa lumuwag na po yung tornilyo rito o yung rear nut dito sa may ehe. So ayan, lumuwag na nga po siya, no. Sana hindi po ito na-stack up kagaya nung sa Novo na ginawa natin nung nakaraan. Kasi yung sa Novo po mga sir, nag-stack up din yung ehe niya rito pati yung sa brakeshoe. So dito naman, natatanggal naman natin yung tornilyo rito. At sana matanggal natin yung mags dito, huwag siyang matulad don. At dito nga mga sir, kakalagin na rin natin yung brake arm dito. So paluwagin na lang din natin yan. At gagamit tayo ng long nose. So dito mga sir, dapat kapag papaluwagan natin yung sa may brake arm, dapat matatanggal na rin po kagad yan. Kaso hindi po, ang hirap po matanggal yung sa brake arm niya rito. Talagang nangalawang na rin at nag-stack up. At gumamit lang din kayo ng size 8 na pangontra rito para mapaluwagan nga natin yung alak ng brake arm dito. At pagka natanggal na nga natin yan mga sir, try na natin tanggalin itong mags. So ito, natanggal naman yung mags dito at sobrang dumi nung loob. Kailangan mga sir, every 3 months pinapalinis po ninyo or pinapacheck po ninyo yung loob nito, no. So yan, bubuga natin siya ng malakas na hangin para matanggal po yung mga alikabok na nandito sa loob. So yan, magpapalit na rin pala tayo mamaya ng brake shoe. At dito nga mga sir, buga na rin natin ng malakas na hangin yung mags nya. Ayan, sobrang daming alikabok talaga, sobrang dumi. At ito nga po yung gagamitin nating brake shoe, OKM Racing. So yan, OKM, baka naman. So buksan na rin natin itong OKM na to. At mamaya na nga natin siya ilalagay, no. Bubuksan lang muna natin. So gumamit lang tayo ng gunting syempre. At papakita ko lang yung itsura niya rito mga sir mamaya, no. So yan, nabuksan na natin. At yung dito naman sa taas, paluwagan na rin natin. Tanggalin na rin natin yung brake arm dito. So dito mga sir, medyo mahirap tanggalin yung brake arm dito. Tas yung pinagkakapitan niya rito papunta dun sa may brake shoe. So gumamit lang po kayo ng long nose ulit. At laro-laruin nyo lang po yan para mabuhay at para matanggal po. Kasi kumapit talaga yung dumi dito. Ayun po, nakikita nyo yan. Talagang natuyo yung mga alikabok, naging putik na siya. So kumapit na dito sa may bakal. So lilinisin natin yan gamit itong steel brush. So mano-mano lang nating lilinisin yan mga sir para matanggal po yung namo at natuyong putik dito sa may bakal. Kaya po nag-stack up yan. Tapos syempre punasan na rin natin ng malinis na basahan. At ganito naman na po yung magiging itsura nya. At linisin na rin natin yung loob ng pinaglalagyan ng mags dito syempre. At para matanggal na rin yung mga likabok, bugaan ulit natin ng malakas na hangin. At lalagyan na rin natin ng langis yung pinagkakapitan ng brake arm papunta dun sa may brake shoe. Ewan ko kung anong tawag dito, no. Comment nyo naman sa mga nakakalam kung anong tawag dyan sa nilinis natin dyan. So ayan, laro-laro nyo lang.
ilabas-pasok nyo lang para kumapit din yung langis doon sa loob. At pagkatapos nga nyan, lilinisin na rin natin yung brake arm. Medyo luma na rin ito at nangangalawang na rin, para matanggal na rin yung mga namuong alikabok at putik dito sa brake arm nya. So punasan na rin natin ng malinis na basahan. At pagkatapos nga nyan, ilalagay na rin natin yung guide nya rito. At ibabalik nga natin sa standard yung sukat nung sa brake arm nya rito. Kasi pagkalalo po tayo naghihigpit ng preno, at kapag ka napupudpud po yung sa brake shoe, kapag ka nagpepreno po tayo, yung napupudpud po na brake shoe doon, kumakapit po yun sa loob. Kaya dapat every 3 months kapag ka lalo po natin ginagamit yung motor natin, lalo na kung everyday po natin siyang pinagsiservice, kailangan po talagang i-maintenance natin yung motor natin. Kasi kapag ka hindi po natin maintenance yan, malaki po yung magagastos natin. So baka gagrinderin pa yung mags dito, tapos o kaya bubuksan yung CVT, papaluin yung sa ehe rito para matanggal lang yun, no? So yun po yung nakakatakot dito kapag ka nag-stack up po yung ehe rito at ayaw matanggal yung mags. So kapag ka nakabit na pala natin yung brake shoe rito, mga sir, yung sa guide. So bali ibababa po natin yung sa guide dyan, yung tinuturo ko. So ibabalik po natin siya sa standard para mas maganda po yung performance at mas maganda po yung preno natin. So ito pong tinuturo ko, dyan po natin itututok yung sa guide. So kailangan po, wag po kayong bababa dun or tataas pa. So yun po yung standard na sukat dun sa may preno. At alagyan na rin natin ng langis yung pinaglalagyan ng tornilyo dito sa may ehe. So para kapag ka bubuksan ulit natin ito, kapag ka papalinis ulit ni sir, ay madali po nating matatanggal. Tapos gumamit lang tayo ng size 24 na tornilyo rito, mga sir. So gagamitan na rin natin siya ng impact tools para mahigpitan na rin natin yung tornilyo dito sa ehe. So saktong higpit lang, mga sir, kasi kapag ka sobrang higpit yan, mahirap po nating tanggalin yan, no? Pagka i-maintenance ulit natin. Tapos ilagay na nga po natin yung tornilyo rito at higpitan na rin po natin kapag ka nakuha na natin yung tamang sukat or yung standard na sukat dito sa may guide nya. So gumamit lang tayo ng T-wrench na size 10. At ito nga po, mga sir, lalagyan na rin natin ng langis yung sa brake cable nya rito, at lagay na rin natin yung brake spring nya rito. So wag nyo pong kakalimutan yung mga kinakalag ninyo rito, bawat piyesa po rito ay importante. So ilagay na rin natin yung pinaka-lock nya rito. At i-push nyo lang po yan, mga sir, para hindi po kayo mahirapan na ilagay yung pinipihit dito, yung hawak-hawak natin dito. So kailangan saktong higpit lang din dito, mga sir. Wag po ninyong isasagad yung sa may brake arm, kasi baka hindi na po mandar yung motor ninyo rito kasi may higpit na yung sa preno natin. So kunin ulit lang din natin yung tools kanina na size 10, yung pangontra rito, kasi medyo umiikot siya, ayaw niyang mahigpitan. So yan, tansyain lang natin dito. At kapagkatapos nga nating malagay ito, ganito na yung magiging itsura nya. So yan, ipapapreno-preno natin. Kapag ka bumalik po yan, okay na po yan. At pagkatapos nga nyan, mga sir, ilalagay na rin natin yung stock pipe natin dito, pati yung mga tornilyo rito. Huwag nyo pong kakalimutan yung tornilyo dito sa taas, pati dito sa may tornilyo dito sa may papuntang elbow dun sa may makina. So gumamit lang din tayo ng size 12 na T-wrench. So kahit sa bahay po ninyo, kayang-kaya po ninyong gawin or mag-DIY dito sa motor ninyo. At isusubukan na nga nating pag-anayin yung motor, tapos i-re-rev natin, and then susubukan nating ipreno yung motor dito. So yan, bigla naman na siyang nagpepreno at gumagana naman na yung preno niya rito. So pwede na ulit ilarga o ipangbiyahe itong motor ni sir. So ganyan na po yung magiging itsura niya. Tapos medyo mahina po yung preno niya, i-adjust lang din natin. So yan, okay na po yung preno ni sir dito. At sa mga gusto pong magpagawa, visit lang po kayo dito sa RS Camagay Motor Shop.
tapat lang po ito ng adesa dito sa may panikitar lock. So shoutout din sa mga magagaling na mekaniko natin dito. At shoutout nga po pala din sa customer na nagpagawa dito sa RS Kamagay Motor Shop na dumayo pa talaga dito para magpagawa. At dito na nga po magtatapos yung video vlog natin kung paano mag-ayos ng na-stack up na preno dito sa motor natin. At dito na nga po magtatapos ang lahat. Huwag nyo po pala sanang kakalimutan na i-click yung subscribe button pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi po kayong manotify at lagi po kayong updated. And thanks for watching.